The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ito si Sister Norma, ginagalang at maasahang lingkod ng Diyos sa Sacred Heart Shrine sa Kamuning, Quezon City sa loob ng mahigit sa tatlong dekada. Lector sa mga misa, leader ng mga padasal, rosaryo at novena. Pinagkakatiwalaang tagabilang ng mga donasyon at alay sa mga misa ng simbahan. Minamahal at tinuturing na kaibigan, ina, lola ng lahat. A true servant of God, His Church, and His people. Bago siya maging si Sister Norma Relos, siya ay si Norma Segi Polumbarit. Isinilang sa Intramuros, Manila noong May 25, 1936 kay Mamang Antonia Segi at sa kanyang daddy na si Major Alberto Polumbarit. Tumira din sila sa tundo at naranasan nila ang hirap ng buhay sa panahon ng digmaan. Life during Norma's early years was a picture of scarcity and fear just years before World War II and the bombing of Manila. Bago maggera taong 1939, sila ay lumipat sa bahay na tinitirhan nila hanggang sa ngayon sa Kamuning, Quezon City. Sariwa pa sa alaala ni Norma ang dagundong ng mga yabag ng mga dayuhan habang nagmamartsa sa labas ng kanilang bahay. Lumaki si Norma ang bunso ng pamilya sa piling ng kanyang mga kapatid na sina Josefina Villanueva Bermudez, ang kanyang pinakamatandang kapatid na babae na si Ate Dodos o Milagros Villanueva, Kuya Abet o Alberto Villanueva, at ni Pilar Villanueva Tungpalan. Through all the hardship and challenges of life, Norma and her family learned the value of hard work, perseverance, and of the importance of being deeply rooted in her faith in God. Nag-aral si Norma sa Kamuning Elementary School, gumraduate sa Quezon City High School, at pinalad na makapag-aral sa University of the East sa Maynila kung saan siya nagtapos ng kursong Commerce and Accountancy sa taong 1957. Agad namang nakahanap ng magandang trabaho si Norma sa eskolta at buwan-buwan nag-iintrega siya ng kanyang sahod kay Mamang upang makatulong sa kanilang pamilya. Hanggang sa dumating ang tawag ng pag-ibig. There could never be a portrait of my love. Taong 1960, nang dumalaw si Norma sa kanyang matalik na kaibigan na nakatira sa Santa Cruz, Laguna, nakilala ni Norma si Manolo Relos, isang binatang nagtapos ng high school sa Santa Cruz at pinanganak at lumaki sa Karatig Bayan ng Pila, Laguna. Si Manolo ay nag-aral sa Mapua Institute at nagtapos ng kursong Electrical Engineering. Agad silang nagkahulihan ng loob ng dalagang si Norma na kanyang dinadalaw sa kanilang bahay sa Kamuning, sa ilalim ng puno ng santol sa harap bahay at sa saliw ng tugtuging Portrait of My Love ni Matt Monroe na kanilang pinatugtugtog gamit ang ponografo, lalong naglagablab ang kanilang pagmamahalan at nabuo ang kanilang mga pangarap. Mahigpit ang mga magulang ni Norma, lalong-lalo na si Major Polumbarit, ang hepe ng Vice Squad ng Kapulisan ng Quezon City. Mataas ang mga pangarap ng kanyang daddy para kay Norma. Gusto niyang makarating si Norma sa Amerika upang magkaroon ng higit na maunlad na buhay. But true love conquers all. Manolo and Norma eloped to seal their love and life together in the Holy Sacrament of Marriage. Noong August 25, 1961, nagtanan si Manolo at Norma at nagpakasal sa Sacred Heart Parish.
Ang tanging naging saksi ay ang nakababatang kapatid ni Manolo na si Rodi, ang pinsan ni Manolong si Lourdes, at ang kapatid ni Norma na si Josefina at ang asawa nitong si Simeon Bermudez. Sa Max Fried Chicken, sa Scout Wason ang kanilang payak na salo-salo upang ipagdiwang ang kanilang pag-iisang dibdib. Nagsimula si Manolo at Norma ng kanilang buhay mag-asawa sa isang maliit na kwarto sa entresuelo na kanilang inupahan sa Grace Park sa Caloocan. Nang magbunga ang kanilang pagmamahalan, hinimok ni Major Polumbarit at ng mamang na doon na sila manirahan sa kanilang bahay sa Kamuning upang makasama nila ang kanilang bagong apo. June 7, 1962, isinilang si Rene o Nepoy kung tawagin sa Delgado Clinic sa Kamuning Road. Sinundan siya ni Maria Rodora o Oji noong February 4, 1964. Pangatlong anak naman si Rommel o Omel na pinanganak noong January 19, 1966. Si Maria Remedios o Girly ay isinilang noong July 7, 1970 at humabol pa ang bunsong si Riza o Jengjeng na pinanganak noong January 4, 1977. With the help of family, Norma and Manolo worked hard to give their children the life, education, and opportunities more than they themselves could ever have growing up. Living together, growing together, just being together, that's how it starts. Sa mahabang panahon sa BF Goodrich na nang lumaoy naging Sime Darby, nagtrabaho si Manolo sa larangan ng sales. Noong 1969, tumigil na si Norma sa pagiging empleyado at nagsimula ng magnegosyo noong 1970. Nagpatakbo sila ng gasolinahan ng Shell sa tabi ng Christ the King sa E. Rodriguez Avenue, Corner Hemady sa Quezon City. Nang hindi na sila makapag-renew ng lease sa lupang kinatitirikan ng Shell, ang poultry business naman ang kanilang pinasok noong 1980. Through the years and with the grace of God, Norma and Manolo have seen the fruition of their dreams for their family. Ito na rin ang panahon ng isa-isa nang tumatahak ng buhay may asawa at buhay magulang ang kanilang mga anak. Diyan na rin nagsimula ang kanilang apostolic duties para kay Norma at Manolo, ang pag-aalaga at pagmamahal sa kanilang mga apo, pati na rin ang kanilang mga apo sa tuhod. They have been enjoying the blessings of having 5 children, 11 grandchildren, and 4 great-grandchildren. Growing together.
Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon din si Norma at Manolo ng pagkakataon na makapagbiyahe sa iba't ibang bansa ng manirahan na sa Amerika ang kanilang tatlong anak. Si Rene na isang surgeon ay nasa California na ngayon kasama ang kanyang pamilya. Si Romel naman na bihasa sa computer ay nasa Oregon nakatira. Samantalang si Riza na isang nurse ay sa Massachusetts naman naninirahan. Sa Pilipinas, si OG at si Girly ang nag-aalaga sa kanila. Si OG ay nagtatrabaho bilang bossing sa isang BPO sa Clark at si Girly naman ay nasa Dex. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako. Maputi na ang buko. Ang nakali ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako. Ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na sa kabila ng pagiging abala sa negosyo noon, dininig ni Norma ang tawag ng Panginoon sa paglilingkod. Nagsimula siya sa pagiging auxiliary o atsay hanggang siya ay maging rektora ng kursilyo sa grupong Little Shepherd upang makatulong sa kursilyo movement. In 1990, Norma started to serve in Sacred Heart Parish in the celebration of weddings in church. At sa pagdaan ng panahon ay naging lector na rin siya sa mga misa. When Manolo and Norma retired, they heeded a call to serve in church full-time. Nagsilbi sila sa iba't ibang ministry. Araw-araw, laman sila ng simbahan at masaya sa mga bagong kaibigan na kanilang nakakasama sa paglilingkod sa Panginoon. Taong 2019, tinawag na ng Panginoon si Manolo pabalik sa langit. Kasama ni Normang nagluksa at nagdiwang ng buhay ni Manolo ang kanilang mga anak, kapamilya, kaibigan, lalong-lalo na ang kanilang Sacred Heart Shrine family. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan ni Norma, patuloy siyang nagmamahal, umaasa, nagtitiwala sa poong may kapal. Ang pananampalatayang ito ay nagmumula sa kaibuturan ng puso ni Sister Norma, pusong naguumapaw sa pasasalamat sa lahat ng biyayang natamunan niya at ng kanyang pamilya sa kanilang buhay. Sa pananalig na ito, nakasandigan ang kanyang tunay na lakas, ang kanyang tunay na kaligayahan, ang kanyang tunay na kayamanan. To live a life for something bigger than oneself.
to live a life that honors and glorifies God. Give thanks because he's given.